Maligayang araw sa inyo. Mr. Ivan, nadidinig mo ba ako? Okay. Okay, anyone, pakibanggit nga sa chat kung malinaw yung aking boses o hindi. Okay, Mr. Palignano. Kung gusto mo mag-participate uli, sige. Inad kita kanina, hindi mo naman ako pinansin. Okay. Share muna tayo ng ano ha. Sandali ha, magsishare ako ng... Magsishare ako ng ano-ano, ng aking... screen. Dali lang po. Represent tayo ha. Okay. Okay. Nakikita nyo ba yan? Can you see my Jamboard? Okay. Ganito ano? Okay. Okay, ganito ang gagawin natin, ano? Yan. It's much better. Okay. Hopefully you can see that. Sabihan niyo ako pagka ano, pagka may problema, ano? Sandali ha ako. Tingnan mo na. Hindi dapat kasama 'yun eh. Okay. Sandali lang ha. I need to check my okay, everybody. Oh, ganito. Ang pag-uusapan natin ngayon eh are. Balik tayo dito. Nagkamali ako ng screen na ibinigay. Kulang ako sa practice eh. Sandali ha. Present ulit tayo. Share screen. Okay.
Now you can see the jump board. We have two people here. George Bull. Direbyuhin natin. Kasi haba ng bakasyon natin eh. So ito ano, una, si George Bull. Anong binigay sa atin na legacy ni George Bull? Sabi ni George Bull, kailangan i-reinvent natin yung logic. Kasi ang uso nung panahon niya, Aristotelian logic. But before that, sabi niya, kailangan i-redefine natin ang mathematics. Pinag-aralan natin yan. At yan ang isang magandang halimbawa ng philosophical analysis. Paano nangyari na kailangan nating ma-reinvent ang definition ng mathematics? Sabi nga natin, if everybody remembers, ang lahat ng pilosopo, addict. Addict saan? Addict sa coherence. Pag sinabing addict sa coherence, dapat walang contradiction yung nasa isipan. Natatandaan nyo siguro yan, ano? So, pag walang contradiction, mas coherent. Pag maraming contradiction, mas incoherent. Ngayon, ano yung contradiction sa buhay ni George Bull? Sabi ni George Bull, sabi ng mga Greeks, ang mathematics ay the study of numbers. And numbers represent measurement or magnitude. Now, given that definition, meron silang sinasabi yung mga ancient Greeks na impossible numbers. They cannot be some form of measurement or magnitude. Example, the value of the pi, 22 over 7. And so, sabi ng mga Greeks, pag meron ganyang mga nakikita kayong numbers na hindi pwedeng ma-imagine na measurement or magnitude of some kind, kasi nga, based on their analysis, somehow irrational, ang sabi ng mga ancient Greeks, they indicate human error. So, every time you stumble upon these kinds of human error, what do you do? This kind of human error, what do? You drop what you're doing. Unless you're able to find out the root of the error and then you're able to overcome it. Panahon ni George Bull, mga inventors ng kung ano-ano. Inventor ng dynamo, inventor ng, by the way, nung panahon niya, na-invento na dun nung panahon niya yung ano, maraming klase ng source ng energy. Hindi lamang mechanical, chemical. And anyway, given their inventions, they stumble upon impossible numbers, but rather than dropping what they're doing, kasi merong ang human error somehow indicated by the impossible numbers, pinagpapatuloy nila yung ginagawa nila. And everybody's happy. Why? Kasi yung invention nila, nagagamit ng society. And so, sabi niya, may contradiction. Either yung inventors ay mali, or yung ancient Greeks ay mali. Sabi niya, hindi pwedeng inventors ay mali, so ancient Greeks ang mali. Kung ancient Greeks ang mali, then what do? You need to rethink what mathematics is all about. And this has led George Bull to say, mathematics is about what? Relationships. It's about relations. Napag-aralan na natin yan, nire-review ko lang sa inyo. Ngayon, sabi ni George Bull, and since mathematics is about relations, and that's as if to say mathematics is about logic. Logic, the study of relations. Pinaliwanag na yan, panahon pa ni Aristotle. In fact, usong-uso pa nga noong panahon ni George Bull, yung Aristotelian logic. And so, sabi niya, ang ibig sabihin, mathematics is founded on logic. And given the many, many, many attempts to unify mathematics in his time, na all failure, sabi niya, baka ito yung pag-asa na ma-unify ang mathematics into a single system. Anong nangyari? He tried to unify mathematics into a single system on a foundation of logic. Hindi pwede. Bakit? Yung Aristotelian logic as it was, hindi compatible with mathematics. Yung mathematics, highly mature discipline, yung Aristotelian logic, immature. So sabi niya, kailangan pahabulin natin yung logic, yung Aristotelian logic dapat humabol sa mathematics. Para makahabol, kailangan gamitan ng symbolic language, and there you have it.
George Boole is the father of modern symbolic logic. Sabi niya, we must, when we study logic, use symbolic language. Ergo, what is modern symbolic logic is now sometimes called mathematical logic. So yan, contribution ni George Boole. Pero may problema, bakit? Eh, that we are able to symbolize the language of logic does not follow, maintindihan mo talaga yung goings on. And dito pumasok sino? Si Gottlob Frege. Pinag-aralan din natin yan. Ano? And anong sabi natin? Ito sabi ni si Gottlob Frege, hindi lamang symbolic language ang kailangan natin. Kailangan natin gumamit ng mathematical tables. When we analyze arguments, when we analyze how we think, when we analyze how we reason, sabi ni Gottlob Frege, yung ating tools for reasoning, ang ginagamit natin ay ano? Arguments. Now, analysis of arguments, pwedeng gamitan ng truth table. Pinag-aralan na natin yan at may binigay din ako sa inyong link diyan. Huwag na nating balikan, ano, mahabang kwento eh. But the point is, salamat kay George Boole, nauso yung mathematical logic, nauso yung symbolic language sa pag-aaral ng logic. Salamat kay Frege, nauso yung paggamit ng mathematical tables. Now, pag ginagamit yung mathematical tables, paano nangyayari yan? O ariyang halimbawa, ano? Supposing you have the argument, if I'm going to Spain, then I will need a passport. If I'm going to work, then I will need to prepare. Either I'm going to Spain or I'm going to work. Therefore, I will need a passport or I will need to prepare. In symbolic form, ito yung expression ng argument na yan. Yan. Kaya checkin ko lang ha, nakikita nyo ba? Oo nga, nakikita natin. Ano? Now, how do you analyze this argument? Using a mathematical table. Okay. Now, as you can see here, ito yung argument. Yan, ano? Hinighlight ko. Now, as you can see here, ito yung components ng argument. One sentence, I'm going to Spain. Another sentence, I will need a passport. Another sentence, I'm going to work. Another sentence, I will need to prepare. Ngayon, there are the possibilities as follows. Lahat yung mga component sentences ay true. Pero, meron ding other possibility. Lahat ng mga component sentences ay false. Now, we need to get all the possible combinations for us to be able to find out whether reliable tong argument natin ito. Ito yung first premise, if I'm going to Spain, I will need a passport. Ito yung second premise, if I'm going to work, I will need to prepare. Ito yung third premise, either I'm going to Spain or I'm going to work. And then finally, your conclusion, therefore, either I will need a passport or I will need to prepare. Now, when you have that kind of argument, we need to find out, is this a correct form of an argument? Now, remember, everybody, pinaliwanag natin, when you measure a term, you measure it given only one dimension. What's the dimension of a term? You measure a term by virtue of its meaning. Now, a term, of course, is the terms that we use are, of course, our basic units of our languages. You put together terms, you end up with sentences. Sentences, if you measure sentences, you have to deal with two dimensions, the dimension of meaning of the sentence and the dimension of the truth of the sentence. Pinag-aralan na natin yan. Now, you put together sentences, you have arguments. When you measure an argument, there are three dimensions involved. One dimension is the dimension of form. If an argument is correct in form, then you say the argument is valid. But in addition to form, an argument also has another dimension. It's called content.
If an argument is correct in form and in addition correct in content, we say the argument is sound. But then there's another dimension for an argument. An argument can be correct in form and therefore valid. An argument can be correct in form and has the correct content and therefore sound. But taken in the wrong context, that argument may not necessarily be acceptable. So in addition to form, content, and in addition to form and content, we need to consider context, the third dimension. If an argument is correct in form, correct in content, and correct in context, that's finally when you say the argument is rational or completely or fully rational. Pinag-aralan na natin yan. Now, mind you, an argument has to be valid, has to be sound, has to be rational. But of all those descriptions of an argument, sinasabi natin, required sa lahat ng mga yan, yung correctness in form. So, yun ang pinaka-importante. How do you know an argument is correct in form? You use mathematics. And this is the reason why, sabi ni Gottlob Frege, gamitan natin ng mathematical table. Now, in our example argument, ito yung table. Ano? Meron tayong apat na components. For us to be able to get all the combinations, this is what you do. Focus first on the first column. Ito yung column na I'm going to Spain. Ang gagawin ninyo, tingnan nyo muna, ano ba yung possibilities nung I'm going to Spain? Well, it's either true or false. Dalawa lang ang possibility. The same with, I will need a passport. The same with, I'm going to work. The same with, I will need to prepare. So, true, false, true, false, true, false, true, false, ang bawat isang component. And so, that gives you 2 times 2 times 2 times 2, yun yung permutations available, which means there are 16 possibilities. Now, given the 16 possibilities, itong gagawin natin. Yung unang column, yung 8, puro true. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puro true. Yung sunod na kalahati, true. Ah, false naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, kulang 8. Ah, hindi, tama. Ito nga pala yung 8, ano. Okay, yung second na column, half of half true, half of half false, and then repeat. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O, apat na true, apat na false, and then repeat. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. Yung pangatlong column, kalahati ng kalahati ng kalahati, true. Dalawa. Then kalahati ng kalahati ng kalahati, false. And then repeat. True, false, false. True, false, false. Okay? Ay, naloko na. Wait. Explain pala. Okay, everybody, sorry ha. Explain pala ako. Hindi nyo pala kita yung aking truth table. Ano? So, ulitin natin ha. Okay, inis. Pero at least nadinig nyo yung sinabi ko kay Ms. Paredes. Ano? At least nadinig nyo yung sinabi ko tungkol kay George Bull at sinabi ko tungkol kay Frege. Ano? So, babalik tayo. Pinapaliwanag ko alin. Ang pinapaliwanag ko yung pinapaliwanag ko yung ating truth table. So, babalikan lang natin yung truth table. Ano? Kulang sa practice eh. Matagal akong hindi nag-online class eh. Ulitin natin, ha? Okay. Share screen. Share na nga natin ang entire screen. Kakainis eh. O, ito ha, entire screen ng senior ko.
Okay. Entire screen. Sandali ah. Miss Paredes, nakikita ba yung entire screen ko? Okay, sandali lang ha. Babalik pa ako ng system settings. Okay. Sandali lang po. Sorry ah. Kulang sa practice eh. Miss Paredes, am I back online? Okay, ni-reset ko kasi I have to reset the presentation ng ano ng screen. Okay, you can now see the entire screen, ano, Miss Paredes. Tama ba? Miss Paredes, kita na. Yan. Okay, salamat, Miss Bini. Okay, everybody, balik ako din eh, ha. Ay, sorry. Mali. Ito. Sandali lang. Okay. Ano ba naman, Mr. Divilla? Sorry. Okay. Okay, balik tayo dito. Ulitin ko lang to ha. Okay, everybody. Remember this. Pinag-aralan natin to, ulitin lang natin, ano. Supposing you have this kind of argument. If I'm going to Spain, then I will need a passport.
If I'm going to work, then I will need to prepare. Either I'm going to Spain or I'm going to work. Therefore, either I will need a passport or I will need to prepare. That's your argument there. How do you measure it? You measure it in three ways. You measure it in terms of form, and if it is correct in form, you say it is valid. You measure it in terms of content. If it is correct in form and it is correct in content, then you say it is sound. But then you also measure it in terms of context or background. If your argument is correct in form, correct in content, and correct in context, then you say it is rational or fully or completely rational. Yeah, Ms. Paredes, ano? Malinaw na. Now, as everybody can see, required sa validity, sa soundness and rationality, yung correctness in form. Now, how do you say an argument is correct in form? Well, one, you symbolize the language. So here we now have our symbolic representation. But secondly, salamat kay Gottlob, kay George Bull, ano, nakakapag-symbolize tayo. Pero secondly, in addition to symbolizing, we need to use a mathematical table. And here it is. If you have this argument here that I am highlighting, as you can see, if you have this argument here, then you can prepare a table. Salamat kay Gottlob Frege, marunong tayo magdawa ng such kind of a table that we can use to analyze an argument. Ano yung premises na argument? Ito. If I'm going to Spain, I will need a passport, S implies P. If I'm going to work, I will need to prepare, W implies R. Either I'm going to Spain or I'm going to work, S or W. Therefore, I will need to prepare therefore, I will need a passport or I will need to prepare. That's your conclusion. So, premise, and then conclusion. Now, as we can see, there are four components, which means 2, kasi true or false. 2 times 2 times 2 times 2, you have 16 components. 16 permutations. 16 permutations for all the components, which means from all true, from all true, yan, to all false. Now, there are 16 possibilities from all true to all false. Para makuha natin yung 16 possibilities, yung first column gagawa natin ng kalahati true, kalahati false. So, ito yung gagawin natin. 8 true. Ilan yan ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay kulang, 8. 8 true and then 8 false. So, false. 8 false. Yung second column, 4 na true and then 4 na false. Kalahati ng kalahati. And then 4 na true and then 4 na false. So, napaka-elementary niyan, ano? Napakadali. Yung pangatlong column, kalahati ng kalahati ng kalahati, true. Kalahati ng kalahati ng kalahati, false. And then repeat. Oh, true, false, true, false, true, false. And then what? Yung pinakang huli, alternating true, false na lang. Alternating true, false. Okay? True, false. True, false. Yan. And then what you need now to do is to fill in the blanks. Okay? Now, pag fill in the blanks, ano mangyari? Okay.
So far, so good. Ano? Alam natin, S implies P. Sabi natin, any statement like this, something true, can imply something true. Alam natin yan. Pinag-aralan na natin yan. Something true can imply something true. Something false can imply anything. Kagaya ng pag sinabi mong, kung si Yao Ming ay pandak, something false. Si Yao Ming ay pandak. E di, ako na si Darth Vader. O kung si Yao Ming ay pandak, ako nang pinakangguwapo sa balat ng lupa. So from something false, you can imply anything. Which means, from something false, from something true, you can imply something true, but it is also possible from something false, you can imply anything, which means from something false, you can imply true, and from something false, you can imply falsehood. Dito natin, from something false, you can imply truth, and from something false, you can imply falsehood. So, alam natin yan. Pero meron isa tayong alam na hindi mangyayari. Ano yon? From something true, you can imply something false. Bakit? Kasi sabi natin, when we collect in our minds, in our memories, thoughts, we only collect the truths. Why? Kasi pagka may nadamay na falsehood, pwede kang mamatay. Pagka nalasing ka, di ba? Yung example ko, nalasing ka, kung ano-anong nagpa-pop up sa iyong mind from your memory bank. Eh kung may falsehood doon, halimbawa, ano yung falsehood? I can fly if I wear my red cape. Eh lasing ka, nagpop sa mind mo, naisip mo ngayon, isusot ko yung red cape ko, punta ako ng fourth floor ng Palm Mall, talon ako doon sa fourth floor, lilipad ba ako? Hindi, mamatay ako. So when you have falsehoods in your mind, there is a good probability you will die early, prematurely. So we collect only truths. But if your truth that you collect leads you to falsehood, and then it is as if you're collecting falsehood. And therefore, you don't survive. That's what happens for individuals who collect falsehoods in their minds. They don't survive well. And that's the same for all civilizations. Magkakalimutan. So, as a rule, when you have the sentence S implies P, it is only false when S is true, P is false. S is true, P is false. We never allow truth to lead you to falsehood. And this is the case here. S is true, P is false. 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 So, ito ngayon yung situation natin. O, highlight natin ha, ito. Ito. Itong columns na ito. Ay, mali. Itong columns na ito. Ah, itong ano, ito. True, false, false din eh. True, false, false din eh. True, false, false din eh. True, false. False din eh. So, false. Ay, mali. False. Ish. Yan. Okay? So, ay, mali. Ha? Ano ito? Dali nga. Maliyan natin ang format. False siya. Ay, mali. False yan. Ito, false din ito. Ito, false din ito. Same here. This is only false when W is true, R is false. W is true, R is false. False dyan. W is true, R is false. False din dyan. W is true, R is false. False din eh. Ano? W is true. Nasaan na yun? W is true, R is false. Din eh, false. Okay. Now, ito yung tanong. Ito yung tanong, ano? When you have a sentence, S or W,
How do you know S is true, S or W is true or false? Well, inanalyze natin yan, pakireview na lang. But such a sentence, S or W, is only false when both components are false. S or W, let me remind everybody, as a rule, kung hindi nyo natatandaan, bibigyan ko kayo later ng link, pag-aralan nyo ulit. As a rule, a sentence S or W is only false when both components are false. Okay? It's only false when both components are false. So how do now know this is false? When S is false and W is false, saan lang yung parehong false? S is false, ito, W is false, o di false din eh. Saan pa? S is false, ito pa, S is false, W is false, false din eh. Yan. So, false dyan, din eh, false din eh. Dito pa, saan yan? S is false, W is false, false din eh. Okay? S is false, W is false, false din eh. Okay? Yan. Eh, eto, ganun din to. This is only false when P is false and R is false. So, P is false, R is false, P is false, R is false, false din eh. Saan pa? P is false, R is false din eh. P is false, R is false, false din eh. Meron pa ba? May dalawa pa. Saan yan? P is false, ito, R is false, din eh, false. And then, P is false, R is false, false din eh. And so we end up with this kind of analysis. Now everybody, when you argue, your argument is like a trap. You're saying if you swallow all the bait, what are the bait? These are your premises. If you swallow all the bait, bait 1, bait 2, bait 3, if you swallow all the bait and therefore accept that all these sentences are true, in other words, all true, walang false, then you also have to swallow the hook together with all the bait. And what's the hook? Your conclusion. That's when your argument is said to be an effective argument. Walang takas, walang lusot. When all the premises are true, necessarily the conclusion is also true by virtue of form. Form is decided by your components and the combination of the components. Now, given your form, ano yung form mo? Your components S, P, W, R, and therefore your premises S implies P, W implies R, S or W. Given the form, necessarily the conclusion is also true. So mapapansin nyo dito, all the premises are true. Kita naman, ano? Ito pa. And conclusion is also true. Bakit? Eh, ito nga lang yung false. Ito yung apat na false. Ito yung apat na false. Ito yung apat na false. Ito yung, wala namang false dito. All premises true. Ganun din dito eh. All premises true. All premises true. But fortunately, the conclusion is also true. Ganun din dito. All premises true. Fortunately, the conclusion is also true. Yan. Ano pa? Meron pa. Ano pa? Ito. All premises true. Fortunately, the conclusion is what? Also true. Yan. Kita naman eh, ano? So, we have one
Raw here, all premises true, conclusion true. We have one row here, all premises true, conclusion true. We have one row here, all premises true, conclusion true. Meron pang isa. Ito, all premises true rin ito. For a total of 5 rows, all premises true, conclusion true. And guess what? Given all those 5, lima. Given all those 5, anong mapapansin natin? 100%, 5 out of 5 when all premises are true, conclusion is also true. 5 out of 5. So absolutely, if you have this kind of form of argument, when all the premises are true, necessarily the conclusion is true. And it does not matter what content you have, so long as that is the form, it does not matter what content you have. Yan. So yan ang tawag natin, truth table method. Okay? Yan ang tawag natin ay ano? Truth table method. Okay. Mr. Gamido, okay ba yung aking paliwanag? Naintindihan? Miss Bini? Mr. Gamido? Miss Paredes? Pakisagot naman. Yes po. Okay. Dahil salamat. Ngayon, ito yung problema. Ito yung problema. Ano yung problema? Paano kung ganari ang argument nyo? Paano kung ganari ang argument ninyo? Naloko na. Pag ganari ang argument ninyo, tingnan ninyo, ha? Sandali. Nasaan yung argument natin? Ito. Paano kung ganari ang argument natin? If I'm going to Spain, then I need a passport. If I'm going to work, then I will need to prepare. Either I will need a passport or I will need to prepare. Then I will need money and I will need time. If I will need money or I postpone some items, then I will need help. Either I will go to Spain or I'm going to work. If I will need help, then I go to my sister. Therefore, if I do not go to my brother, then I go to my sister. Tanong! Ulitin natin, ha? Wala, nawala. Sandali nga. Sandali lang, ha? Wala, eh. Ano ba naman yan? Sandali lang. Ito. Okay, you see this argument. Okay. Ibang klase. Ilan ang components niya? Napakadami. If we are to symbolize that argument, it goes this way. If S implies P, first premise, S implies P. Second premise, W implies R. Third premise, P or R implies M and T. Fourth premise, M or O implies H. Fifth premise, S or W. Sixth premise, H implies S. Conclusion, therefore, not B implies S. Naloko na. Tanong, yung bang argument na yan, valid? Nakita nyo, Ms. Paredes, tanong, yung bang argument na yan ay valid? Anybody? Volunteer, palagay nyo, valid or invalid? Pag tinanong nyo sa mga Tagalasal, Ateneo at UST yan, ang gagawin ng mga yon, magdadasal. Bakit? Ang kaya lang nila yung Aristotelian logic eh. Ilang ang kaya nila? Aristotelian logic, dalawang premises lang ang pinag-uusapan. Dini, ang pinag-uusapan natin, 6 premises. Pag dinagdagan nyo pa yun at naging 10, baka mag-victim na yung mga taga-Ateneo sa Latio ST na yan. Ano? Ms. Paredes, kawawa naman sila. Now, in our case, we know mathematical logic, we use tables. But get what? Guess what? Pag ginamitan natin ng table, ari ang mangyayari.
Ano mangyayari? Are, nasa na. Okay, natatandaan dito, 16 columns lang ang kailangan natin. Ano? 16 rows. Apat na column, 16 rows. Eh, ang tanong, paano pag ganito yung argument mo? Ay, sorry ha. Ginawa na natin yan eh. Paano pag ganito ang argument mo? E di, bilangin natin. Okay? Dito natin ha. Bilangin natin. Are. Nasa na. Step di bilya. Talaga naman o. Oh. Yan. O, bilangin natin ha. S, isa. P, dalawa. W, tatlo. R, apat. M, lima. T, anim. O, pito. H, walo. S, siyam. Nasa na? W, sampo. Naloko na. So, ilang permutations yan? Oh, everyone. Okay, ilan? Ilang permutations kailangan natin? Hala, hindi na naman nakikita yung screen. Wow, Miss Francisco, ulitin natin ha. Okay. Share screen. Wow. Ito ngayon ang tanong natin. Kung ito ang ating argument. Ay, sorry. Kung ito ang ating argument, okay, can you see that screen, the argument? Ito yung symbolic form. Pag ito ang symbolic form ng argument natin, meron tayong ilang components. Yan, yun ang tanong ko eh. Meron tayong ilang components. Oh, Miss Bini, kita ano? Ilang components? 2048, hindi naman. Mr. Sasil, ari ang sagot. Meron tayong 1024 na components. Ah, sorry. 1024 na combinations. Yan. Tama, Miss Bini. Tama. 1024. So, kung gagawa tayo ng truth table, 1024, ang dami ng ano, ng rows. Putang ina. Kaya ako ayaw kaya ako nag-philosophy, ayaw ko mag-calculus eh. Puwede tayo na pagkatapos ganun rin kasing hirap din pala. Yun ang sabi nito. Sino may sabi? Oh, yun ang sabi nito. Okay, sino may sabi? Are. Sino are? Pakita ko. Okay, hanapin natin ha. Kanina si George Bull pinag-usapan natin. Tapos ngayon si Gottlob Frege. Ah, tapos ngayon, pag-usapan natin, pagkagana rin ang ating argument, napakahaba. Gana rin yung kanyang symbolic form. Eh ngayon, sabi ni Bertrand Russell, Bertrand Arthur William Russell, natatandaan nyo, siya yung bata na nag-criticize kay Frege, kaya si Frege na-hospital. Natatandaan nyo yan. Na nung na-hospital, pagbangon niya, doon na na-invento yung matin pag-apply ng table sa arguments. Ngayon, magkaibigan na sila. Now, ito si Bertrand Russell, sabi niya po, tayo na naman 1,024 rows. Anong ginawa? Naghanap, nagkuha ng barkada, naghanap ng tennis court. Tapos yung buong tennis court, sinulatan nila ng truth table. Mahirap! Sabi ni Bertrand Russell po, tayo na naman katarantaduhan to. So, isip ngayon siya. Oh,
Ito ngayon ang nangyari sa pag-iisip niya. Balik tayo sa akin, ha? Sabi ni Bertrand Russell, eh ganito, sabi ng mga physicists, kasi nung first decade of the 20th century, sino sikat? Eh di sikat mga physicists. Salamat kay Albert Einstein, ano? Now, yung mga sikat, sandali ha, may private message ako. Okay, salamat Mr. Pelimiano. Okay, yung mga sikat, eto nangyari. Yung mga sikat na physicist, ay may banner pala tayo, no? Tanggalin na natin yun. Yung mga sikat na physicist, eh sinasabi nila, the universe is made up of atoms. If you understand how the atomic components, what are the atomic components? Nung panahon yun, alam nila, electron, protons, neutrons. Sabi nila, if you, yun lang pala ang components ng buong universe. Tatatlo. Now, there are rules that govern those three. And what are those rules? The rules of thermodynamics, apat lang. If you understand completely the rules of thermodynamics, that means what? That means you can understand the whole workings of the universe. So, mukha lang komplikado ang universe, but all you need to do is actually break it down into its components. So, you break down the entire universe into its components, sinasabi nila, you can understand how the universe works. Eh ngayon, sabi ni Bertrand Russell, eh, kung ganyan ang ibig sabihin yan, ibig sabihin, knowledge can be broken down into its atomic components. But then if knowledge can be broken down into its atomic components, that also means that what? That also means that arguments are probably capable of being broken down into its components. Yan. Okay. So ngayon, balik tayo din eh. Saan? Eh, yung kaninang pinag-uusapan natin, napaka-komplikado ng argument eh. Wala na. To. Itong argument na to, may anim na premises. Yan. Yung argument niyan, may anim na premises. Pagka sinimbolize, ito yung symbolic form. Eh, yung symbolic form na yan, napakaraming components. 10. You will need 1,024 rows. Now, if you break this down, as if you're breaking down into its components the universe, then you might actually see elementary components. Elementary, coming from the word elements. Okay? Ay, nako. Kamali na naman ako. Sandali. Ha? Ulitin natin, ha? Okay. Ano ang pinag-uusapan natin? Are. Aring argument na are. May 10 components. Now, given the 10 components, you have 1,024 rows. We don't want to waste our time with those concerns. 1,024 rows. So, hanapin natin ang atomic components ng argument na ganari. Yun, ha? Ano yung atomic components? Now, pinag-aralan ni na Bertrand Russell ang lahat ng possible arguments that they can think of in those time, in those years. And they've concluded na konti lang pala yung possible elementary components ng argument. Kakaunti lang. Eh, ano yun? Yan. Okay? Okay, so far, so good. Ano? Ito yung gusto nating maintindihan. Ano? Now, we break this down into elementary components. This is what you get. These are what you get. Okay? These are what you get. Ano yun? Dito. Okay? Yung unang-unang nakita nila, can you see that?
Okay. Medyo maliit lang, ano, basahin nyo. Modus ponens. P implies Q, P therefore Q. We already know that. Sinubukan natin i-test yan using the truth table method earlier. We already know, if you have that form of an argument, then your argument will always be valid. Now notice, when we write the form of an argument, it's not the same as the argument. For example, we have the argument, if S then P, S therefore P. I'm going to Spain, I will need a passport. I'm going to Spain, therefore I will need a passport. We have written that in capital letter form. Pag ang pinag-uusapan ay form, hindi yung argument, magkaiba yung form na argument sa argument eh. Pag ang pinag-uusapan ay form, we write in lowercase letters. Kagaya nito, binibigyan natin ng pangalan yung form. Ano yung form? P implies Q, P therefore Q, pero written with lowercase letters. Kasi yung pinag-uusapan natin, form. So we're talking about modus ponens form. Yan ang isa sa mga simple or elementary or basic argument forms. Parang yan ang one of the atoms of arguments. Atomic component of arguments. And there's another one. Itong mga components na ito, highly intuitive sa atin. Let me repeat, highly intuitive. Itong P implies Q, P therefore Q, alam na natin yan eh. Kahit wala pa tayong mathematical logic. Now, merong iba na intuitive din, kagaya nito. Hypothetical syllogism. Ano yung form niyan? Ito. P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. Putay na, napakatanga mo naman pag hindi mo alam yan. Kabisado niyo yan, tsak na tsak. Okay? And then ano pa? Ito pa yung isa. Teka ha. Balik lang tayo dun sa aking presentation. Ano? Gawin natin ito na lang. Ano? Para mas maliwanag. Hello, siya. Nagkagulo. Okay, sandali ha. Asan na ba tayo? Okay, nandito tayo. Okay. Can you see that? Okay, hypothetical syllogism. Ah, balik tayo din eh. Hypothetical syllogism. Okay. Mas malaki na, ano? Okay, so, yung dalawa na yung form na yan, eh, matawag nating basic or elementary or ano pa ba ang sinabi ko kanina? Basic, elementary, simple argument form. Atomic form. Yan. Ito pa yung isa. Modus tollens. Yan. Okay? Yung modus tollens ang sabi, P implies Q, not Q, therefore not P. Ito pa yung isa. Simplification. Kung chak na chak, P and Q is true, and alam natin, P and Q is true only when both components are true, then you can conclude P is true. Oh. Eh, napakatanga mo naman pag hindi mo alam yan. O, ito pa isa. Conjunction. Kung sigurado kang P is true at sigurado kang Q is true, eh, sigurado, P and Q is true. O, intuitive, di ba? Ito pa isa, disjunctive syllogism. O, sabi natin, P or Q is only false when both components are false. But if you're sure P or Q is true, but also you're sure not P is true, therefore P is false, then you can be sure Q is true. Tawag dyan, disjunctive syllogism. Yan, marami sa ating mga rules of reasoning, ito na yung anim, yan ay highly intuitive. Kaya lang, hindi lahat ng ating rules of reasoning ay highly intuitive eh. Halimbawa ito, constructive dilemma. P implies Q, R implies S, P or R, therefore Q or S, hindi intuitive yan. Kung meron mong intuition yung iba tungkol sa ganyan na ayos kaayusan ng katwiran, eh siguro sobrang talino na noon. Meron namang ganon, pero bihira sa atin ang intuitive yan. Yan eh malamang-lamang, malalaman nyo lamang kung kayo'y kumuha ng mathematical logic at gumamit ng truth table. Meron pang isa, hindi rin intuitive. Ito na, yung isa pa. Ang tawag, destructive dilemma. Magkahawig.
P implies Q, R implies S, not Q or not S, therefore not P or not R. Bihira sa atin ang intuitive yung ganyang katwiran. Pero may ganyan. Pag ginamitan nyo ng truth table, maalalaman nyo na pag yan ang form ng argument mo, chak na chak, valid yung argument mo. Na merong isang weird na argument form. Okay, nabanggit ko nga, no, yung constructive dilemma, destructive dilemma, eh more probably hindi intuitive. Pero meron pang isa, ang tawag addition. Supposing you have an argument with only one premise, and what's that premise? P, whatever it is. Then you can conclude P or Q. Kung po tayo na, naglolokohan ba tayo? P or Q? Naloko na. Eh, anong gustong sabihin yan? Medyo tagilid, di ba? Pag ginamitan natin ng truth table method dyan, ano mangyayari dyan? Ganare. Kunyari lang ano, baguhin natin na rin. Sabihin natin P. Are Q. Are tanggalin na natin. Nasa na? Delete column. Are delete column. Nasa na? Ha? Tapos ito, delete column din to. Nasa na? Dali lang ha. Delete column. Delete column. Hindi pala. Okay. Sabihin natin ang ating premise niya rin, P. Ay, teka, delete column din to, ano? Oh, you have only one premise. One component. Ay, sandali. One premise, sorry. You only have one premise, P, but you have two components. What's your conclusion? Ang conclusion mo, P or Q. Okay? Now, ilan ang possibilities? 1, 2, 3, 4. So, tanggalin na natin itong lahat na to. Delete rows. So, ano ngayon? Meron tayong true. True or meron tayong true. False. Meron tayong false. True. At meron tayong false. False. Now, when P is true, eh P is true. Oh, alam natin yan. When P is false, eh P is false. Alam din natin yan. Okay? So far, so good. Allah, siya, wala na. Yan. Now, notice, kamatis. Sabi natin, this kind of sentence is only false when both are false. So dito, false yan. Meaning to say, elsewhere, it is always true. And what do you notice? When all the premises are true, ito, true on premise, true yung conclusion. True on premise, true yung conclusion. So, by virtue of form, when all premises are true, therefore, conclusion is also true. So, this argument with this form, premise P is true, only one premise, you can conclude P or Q is true. Necessarily true. So, ito, ulitin natin ha, itong argument na to, addition, P, argument form na ito, P, therefore P or Q, eh reliable. But, what can we say about it? That has never been used by mankind in its entire history. This kind of argument form has never been used by mankind in its entire history until na-invento ang mathematical logic. Yun. So all of a sudden, meron tayong argument form na pinagtitiwalaan ngayon. Bakit? Na-invento natin yung truth table method. Eh. Anong tawag dyan? Argument form addition. Oh, let me explain. Naku, napaka-importante na re. Sandali lang. Okay. Everybody, nasusundan nyo pa ba ang usapan? Miss Binnie, nasusundan pa ba? Miss Binnie, tama ka. 1024 is actually
The number of bytes in a kilobyte. Salamat, Mr. Cedric Jan. 1024 is the number of kilobytes in a megabyte. Yan. Dito sa pinag-aaralan natin na ito, Miss Binnie, diyan ang galing ang information technology. Okay? Ngayon, balik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Ano sinasabi ko kanina? Wala, nakalimutan ko na. Okay. Ano yung pinag-uusapan natin kanina? Array. Okay? The argument P, therefore P or Q, addition. Oh, ganito. Tingin. Pag meron kayong computer, meron yang tawag central processing unit. Doon sa central processing unit, meron tinatawag na central processing unit na microchip. Doon sa loob ng microchip na yon, meron tinatawag na arithmetical logical unit. Yung arithmetical logical unit, nandoon ang lahat ng rules of arithmetic, alam nyo na yan, and nandoon ang lahat ng, eto na, no, ang tawag natin, rules of inference. Yan. Wala, nawala. Ano na yon? Eto na, no? Rules of inference. Nasa na tayo? Ito. Yan. Itong mga ito, ulitin natin na, ang dami niyan eh. Modus ponens, hypothetical syllogism, modus tollens, simplification, conjunction, disjunctive syllogism, constructive dilemma, destructive dilemma, addition. Paano na-discover yan? Kasi nag-aral sina... Oh, nawala na naman yung screen sharing ko. Kakainis. Dali. Wala na naman, tama ba? Present ulit na tayo. Just to be sure, ha? Mabagal yung monitor ko din eh. Okay. Now, ano yung sinasabi ko kanina? Are. Okay. Meron tayong, let me repeat, modus ponens, hypothetical syllogism, modus tollens, simplification, conjunction, disjunctive syllogism, constructive dilemma, destructive dilemma, and addition. Yang lahat ng mga elementary or basic or simple argument forms na discover ni na Bertrand Russell applying yung lesson sa physics sa pag-aaral ng arguments. And sabi nila, ang pinakang simple, pinakang basic, pinakang elementary forms, yan lang mga yan. They can be considered as the atomic forms of arguments. Okay. Now, yung sinasabi ko kanina, yung computer chip na central processing unit, meron yung component, ang tawag, arithmetical logical unit. Kaya arithmetical logical unit, yung lahat ng rules of arithmetic plus lahat ng rules ng mga ito. Anong tawag sa mga rules ng mga ito? Elementary, basic, simple, deductive argument forms. Ang tawag sa kanila, rules of inference. Yan. Yang rules of inference na yan, together with rules of arithmetic, dyan dumadaan ang lahat ng data ng any computer bago pumunta pa sa ibang pupuntahang component ng computer. Kaya ang tawag, central processing unit. Diyan dumadaan lahat. Napakainit niyan. Pagka ang computer mo ay maraming pinoprocess, umiinit yan. Pagka sobrang init, natutunaw. In the case of cryptocurrency, ano nga ba yung system na ginagamit sa cryptocurrency, everybody? Okay. Oh, baka may nakakaalam. Ako, alam ko eh. Gusto ko lang tanongin kayo. Baka daldal ako ng daldal eh. Wala naman pala ang kausap eh. Ano nga yung tawag doon sa Miss Binnie, Miss Francisco, Mr. Cedric Jan?
Ano nga ba yung ginagamit na software sa cryptocurrency? Miss Binnie, sa GPUs, kailangan din yung ano, yung rules of inference. Okay. Tanong uli. Ano yung ginagamit sa cryptocurrency na software? Meron ba nakakadinig? O kung ano man yun. Pagka yan ay ginagamit nyo, napakaraming data na pumapasok dun sa processing unit. Umiinit masyado. Now, anong gusto nating sabihin, Mr. Rangabilia? Ang ibig nating sabihin, eh ganare, pag wala noong addition, example yan, Miss Binnie, yan, blockchain, tama, Mr. Pagado. Kagaling naman ni Mr. Pagado. Blockchain. Pag wala noong addition as a rule of inference, as a rule of reasoning, hindi gagana, hindi tatakbo yung arithmetical logical unit. Pag hindi gumana yung arithmetical logical unit, eh di hindi gagana yung computer nyo. Yan ibig sabihin nun. Kung hindi na-invento yung addition, hindi siguro ma-invento ang malabo, mahirap, highly improbable na ma-invento ang computer as we know it. Eh saan nagsimula? Nagsimula yan kay Bertrand Russell. Binwisit ni Russell si Gottlob Frege. Na-invento tuloy yung truth table. Na-invento ang truth table. Na-invento tuloy yung information technology. Yan eh. O, teka, tuloy natin. Anong kinalaman yan sa mental model? Sinong gusto nating matutunan ngayong araw na to eh? Okay. Anong kinalaman sa mental models? Yan. Okay. Okay. So, dito pumasok si Charles Sanders Peirce. Si Charles Sanders Peirce, summa cum laude, Harvard University. Chemistry. Pero tanga, pagka-graduate, imbis na magturo ng chemistry, ang itinuro, philosophy. Ang hilig na ituro sa philosophy, logic. Ito yung contribution ni Charles Sanders Peirce. Ano? Nung si Charles Sanders Peirce ay nag-aaral ng, hindi nyo na naman kita yung aking screen. Teka na lang. Stop screen. Present. Share screen. Share screen. Okay. Sino yung pinag-uusapan natin? Are. Charles Sanders Peirce. Kita nyo? Yan. Nalihat, sinitsin kung kita nyo eh. Yan na nga. Si Charles Sanders Peirce, chemistry, summa cum laude. Noong nagsisimula siya mag-aral ng chemistry, noon pa lang nauuso yung batteries. In other words, yung dry cell batteries. At dahil nauuso yan, mga chemists, kung ano-ano mga ginagawa para ma-invento yung production of electricity, energy, not using mechanical devices, but rather using chemical form. And so, he was into batteries, and therefore, he was into circuits. Nung tayo ay elementary, at saka high school, pinag-aralan natin to eh. Ano ito? Kunyari, meron kang light bulb din eh. Yan, light bulb. Okay. Yan. Mukha bang light bulb yan? Ano? Kung may light bulb ka, tapos may source of current ka din eh. Ano yung source of current mo? Positive? Negative. So, papunta rin eh, papunta doon. Yung isang possibility, ganito yung switch mo. Meron kang switch A or switch P. Meron kang switch Q. Yan. And then, this is now the catch. Sa pag-aaral ni Charles Sanders Peirce na mahilig naman mag-aral ng mga may kinalaman sa circuitry and electricity,
may napansin siya. Napansin niya yung sentence P and Q eh kahawig ng ganitong klaseng circuit. Bakit? Eh itong light bulb na ito mag-i-illuminate lamang kung switch P is on and switch Q is on. Pag parehong on, edi ma-i-illuminate yung light bulb. Pag isa off, hindi ma-illuminate. Parang sentence. Pag isa false, false yung sentence. Aling sentence? Are. See? This is only true when both components are true. As if to say, the light bulb is on when both switches are on. O, edi merong analogy between the light bulb with, between the circuit form series and the expression P and Q. Ergo, the expression analog, as in analog computers and analog computing. Anyway, sabi ni Charles Sanders Peirce, magkahawig sila, ano? Yan. Okay? Kung ano man, ano? Ito nyo, ore. Yung switch na yan, para rin sinasabi nyo, aling sentence na yan. Di ba? Yan. Eh, dagdag pa. Ano yung dagdag pa? Eh, paano kung gano'n rin yung iyong circuit? Okay, drawing ulit tayo. Okay, light bulb. Okay. And then, source of current plus minus. And then, ito ngayon yung circuit form mo. Ay, sandali, mali. Ito ngayon yung circuit form natin. Ano yan? Ganito. Meron kang switch P. Meron kang switch Q. And then, ito ngayon, parallel circuitry. We're saying, the light bulb will illuminate only when, will illuminate when at least one of the switches is on. That is as if to say, P or Q, okay, sentence. P or Q is only false. It is only false when both components are false. Tama ba? Yan. Only false when both components are false. Para mong sinabi na ano? Para mong sinabi na ito ngayon. Pag parehong switches are off, dito natin, parehong switches are off, edi naka-off yung light bulb. Yun. Pag one of the components is true, then naka-on yung light bulb. So, merong analogy. Yan. Now, may tanong, paano pagka ang sentence mo ay paano pag ang sentence mo, P implies Q? Yan. Pag ang sentence mo, P implies Q, that is the same as not P or Q. Bakit? Well, if you use the truth table method, you can show that. Dito natin, if you use the truth table method, you can show that. Hindi na natin gagawin, ano? Kayo na lang ang gumawa. I-analyze nyo na itong dalawang sentences na ito equivalent. Ano yun? P implies Q is the same as P not P or Q. Yan. Pag ginamitan nyo ito ng truth table analysis, P
you, you will find out this sentence is logically equivalent to this sentence. Yan. Makikita nyo yan eh. Pero hindi na natin gagawin on our own, ano. You can just take my word for it. But you can do it on your own. Gawin nyo sa bahay. Fill in the blanks ninyo yung values dito ng PNQ and then fill in the blanks ninyo. Sige, gawin na nga natin. Total, nandito na eh. True. False. Okay? Ano pa? True, false. These are equivalent eh. Okay? This is only false when antecedent is true, consequent false. Dito lang siya false. So elsewhere is always true. No? Elsewhere is always true. Now remember, when P is true, not Q will be false. Tama? Alam na natin yan. When P is true, not Q will be false. Okay? When P is false, not Q will be true. Oh, alam natin yan. Now guess what? Ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Paano pagka not P or Q? Well, we already know what? We already know the value of... We already know the value of Q. Ano yung value ng Q? Here. True. False. True. False. Okay, alam na natin yon. Now, ano ngayon ito? Not P or Q. False or true, true ito. Diba? It's only false and both components are false eh. So, true ito. Ito, true rin ito. Ito, true rin ito. When one of the components is true, this is only false when both components are false. Notice, kamatis, na ano, itong value na ito, kapareho nito. So, that's exactly to say they are equivalent. True if and only if true. Oh, tanong. True if and only if true, edi true. False if and only if false, edi true. True if and only if true, edi true pa rin. True if and only if true, true pa rin. Oh. So, this entire sentence is a tautology. It is always true. Okay? That entire sentence is what? A tautology. Pinag-aralan natin yan, ano? Okay. So, if it is a tautology, you can believe it. And if you can believe it, what are we now saying? Okay. We are now saying that what? Oh, balik tayo din eh. Eto, alam natin ito kung paano. Eto, alam natin ito paano. Eh, paano naman pagka ganito? Pag ang sentence mo ay ano? Oh, balik tayo sa kanina ha. P implies Q. Paano mo i-represent yan dun sa circuit board? E di palitan mo nito, lagyan mo ng not P or Q. O, e di magagamit mo ngayon itong schema na ito. Tama ba? Magagamit mo ngayon ito. Tama. Yan. Ngayon, paano naman pagka ang iyong... sentence ay ganito. P, if and only if, Q. Eh,
This is equivalent, and how do you know this? You use the truth table method. This is equivalent to P implies Q and Q implies P. If you use the truth table method, you will be able to prove that this, in fact, sentence here is logically equivalent to this sentence here. And so if you're able to show that, the way we're able to show this, then what will happen, you will now have no need for this. You only need this. But then if you have that, you can say not P or Q and not Q or P. Yan. So there is no need for this. This is only what you need. This is what you only what you need ito. Yan. So kung yan ang magagamit mo, o edi magagamit mo din ito. Ito, magagamit mo ito. Magagamit mo ito. Hindi lang yon. Pati ito, magagamit mo kasi merong end eh. This is what you use for end. Okay? So, lumalabas sa pag-aaral ni Charles Sanders Peirce, sinong pinag-uusapan natin? Si Charles Sanders Peirce. Lumalabas sa pag-aaral niya na ang importante lamang na symbols ay array. Ano importanteng symbols? Ito. And or negation. Yan. And or negation. Pag ang symbols na ginagamit mo ay and or negation, if then, if and only if, ang tawag dun sa ginagamit mong system, modern symbolic logic. Ang tawag, modern, symbolic logic. Yan ang tawag dyan. Okay, sandali lang ha. Yan ang tawag. Pero, pag ang ginagamit mo ay ano, ito lamang, and, or, negation, ang tawag dyan, yan, iba na ang tawag dyan. Ang tawag dyan, Boolean logic. Yan. Now, ang umimbento ng Boolean logic ay si Claude Shannon. Si Claude Shannon, ang father of what we today call information theory. Itong Boolean logic na binabanggit ko, na-invento yan talaga 1935. Ngayon, mamaya pag-aaralan natin, magbe-break tayo eh. Oh, keep it in mind. Pag sinabi niyong modern symbolic logic, ito yung language, ito yung ginagamit. Now, pag ang sinasabi niyo Boolean logic, iba yung language, ito yung ginagamit. Now, ang sinasabi natin ngayon, yung discipline natin, ang tawag dyan, mathematical logic.
Yung discipline ng mathematical logic, merong possibility na ang gagamitin mong language ay modern symbolic logic o ang gagamitin ng language Boolean logic. The discipline itself is called mathematical logic and the language of the discipline has two languages, modern symbolic logic or Boolean logic. Okay. Okay, Mr. Ron Gabilian, nasusundan kayong pinag-uusapan? Ngayon, ipagpapatuloy natin mamaya, presuming nasundan yung usapan natin, at ipapakita ko, ano ba ang ibig sabihin ng mental model? Yan, Mr. Ron Gabilian, thank you ha. Ano ibig sabihin ng mental model? Ano ibig sabihin ng large language model? Yan. O matututunan nyo na, ibig sabihin ng artificial intelligence. Mamaya ipapaliwanag ko. Yan. Meanwhile, break tayo. Gagawa ako ng bagong link mamaya. Tapos break tayo ngayon. Break tayo ng 10 minutes and then balik tayo ha. Kasi marami pa tayong pag-uusapan eh. Ano? Okay? Break tayo. Maligayang araw. Papadala ko kayo ng bagong link. Pwede ba 5 minutes na lang ang break? 5 minutes lang ha? 5 minutes. Please. Kasi naubos oras ko nga kanina eh. Break tayo. 5 minutes. Okay? We'll give new link. Hey. Stand by. Maraming salamat. Okay. Okay. Mamaya. 5 minutes.